Marhain na aldaw sa Indo. Sa magandang umaga sa inyong lahat. Ako ulit si Nestor and giving you encouragement this day. Grabe lang. Marami kaming nangyaring sobrang favor kay God. Nakakatawa kung paano si God mag-work sa amin. Sa sobrang dami, naisip ko parang I cannot put into words yung mga blessing and yung mga favor na binibigay sa atin ng Panginoon. Sino dito katulad ko rin, yung parang ang grabe lang, no? Kahit na nandito ka ngayon sa sitwasyon na kung saan kala mo wala ka nang pupuntahan, di mo alam kung saan ka pupunta, pero God is always provide. You know, kanina nakasama ko yung mga ibang na ko-connect natin dito sa Virac, and I got privilege and honor to meet these people. Nagkaroon lang kami ng mga konting bonding and fellowship. Nakakatawa lang because I learn from them. I learn from their life. I learn from how they meet bawat isa. And kung di nyo po may tatanong, isa po sa mga gift ko po is yung observant po ko. I really love to observe, learn more new things sa mga taon na kausap ko. Talaga, gusto ko lang makinig, gusto ko lang makipag-kwentuhan, and nakakatawa na I learn from them. So, baka magpakita namin dito yung pictures. So, while we are in Sunset Beach, yan, sobrang ganda lang ng place na yon. And I hope na mapuntahan nyo rin yung lugar na yon. Grabe, kapag nandito kayo sa Virac, puntahan nyo po yung lugar na yon. You will see a lot of magandang tanawin. Maganda po yung dagat doon. May enjoy nyo po talaga yung lugar na yon. Habang nandun ako sa cottage and while enjoying the scenery ng place, sobrang na-miss lang ako kasi nakikinig din ako ng podcast. And one of the podcast na pakinggan ko is yung Abide, yung bagong podcast na launch ngayon ng Every Nation, yung messages. And actually, makikita nyo yun sa Spotify. Sobrang nakaka-miss lang kasi grabe lang yung pag-explain ng speaker doon. Makikita natin yan mamaya. Yung I believe ipuput namin dito yung picture nung Abide, and try nyo pong pakinggan po yung ating mga messages doon. So share ko lang po yun kasi sobrang na-miss lang po ako. Alam nyo, kahit palagi po natin binabasa yung Bible, especially yung John, grabe lang kasi kahit na ilang beses ko na itong binabasa, tumatagos pa rin sa puso yung aral ng Panginoon sa atin. So, yun naman yung goal natin eh. Yung ma-encourage tayo sa word ng Panginoon. Karoon tayo ng life sa lahat ng ginagawa natin. So, let me share to you in John 15, sabi dito, konting verse lang po to. I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he will take away. And every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Yeah, bear more fruit. Already you are clean because of the word, and I have spoken to you. Abide in me, and I will in you. As a branch cannot bear fruit by itself unless it abide in the vine, neither can you unless you abide in me. Nakakatawa, no? Ilang beses hinighlight dito sa verse na to yung word na abide. And then vine and vine dresser. And as we learn from it, nakaka-miss lang na sinabi doon sa verse 2, every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch does bear fruit, he prunes. Nakaka-miss lang kasi kung imagine natin, let's take a picture
vine, tapos may mga sanga. Tapos isa lang yung vine yun. Sa mga sanga na yun, may mga sanga na hindi na nagpuprutas or nagkakaroon na ng tagtuyo o hindi na napakinabangan, tinatanggal yun. Meron namang vine na kung saan, meron namang branch na kung saan nagpuprutas, pero tinatanggal pa rin ng Panginoon para mas lalo pa siyang mag-grow or pinuprune. So, akala ko dati when you say prune is para kang pinapunish ng Panginoon. Pero hindi pala. Ang ibig sabihin pala ng prune is yung dinidiscipline ka or maybe may mga bagay na natanggal ng Panginoon sa iyo para mas lalo kang mag-grow. So, yung heart ng Panginoon is to make you grow in your character, in your response. Sometimes we are focused about in source or resources. We are focused on the things that kung yung nakikita natin, yung mga championship moment natin dito. Maybe some of you maka-GSW ka or maka-Boston Celtics ka. Yan, mga nanonood ng NBA. Or maybe some of you are facing a lot of challenges right now. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. You are uncertain. Or maybe bunga to ng mga difficulties mo sa buhay. But you know what? Sabi nga ng Panginoon, as you abide in Him. At basahin natin sa Tagalog. Ano bang sabi sa Tagalog? Sinabi ni Jesus sa mga disciple, ako ang totoong puno ng ubas at ang tatay ko tagapag-alaga. Inaalis niya sa akin ang mga sanga na hindi nagbubunga at pinuputol at nililinis niya ang bawat sanga nagbubunga para lalo pa tayo magbunga. Naging malinis kayo dahil sa mensahe ko. So imagine mo yun, no? Naging malinis tayo dahil sa word ni Jesus. So saan natin makikita yung word ng Panginoon? Dito na sa Bible, ba? It consists of the word of God to teach us yung way na pleasing and perfect and good sa Panginoon. Dapat lagi kayo nakakonect sa akin. So yung abide is dapat nakakonect tayo sa Panginoon. Di ba? Kumbaga sa word is dapat connected tayo sa Kanya. Kasi kung hindi, kung disconnected tayo sa Kanya, ang hirap makipag-communicate kung disconnected ka. Ang hirap din naman na gumalaw kung hindi ka connected sa Panginoon. May mga tao na may experience mo na some point madidisconnect ka or magkakaroon ka ng magkakaroon ka ng miscommunication sa life. But you know what? As you continue to connect with God, God will give you wisdom and His grace to pursuit yung goal na pinapagawa niya sa'yo. May mga bagay, may mga challenges you're experiencing right now na hindi na tulad ng dati. Sometimes we feel like, okay na ako dun sa comfort zone ko. Okay na ako dun sa mga pinapagawa sa akin, yung place ko. But remember, when you are with God, sometimes it's discomfort. Sometimes may mga bagay na ilalagay ka ng Panginoon na hindi mo maarok kung bakit dito ako, Lord, o bakit ito yung ginagawa ko. But you continue to connect, continue to fix your eyes to Jesus. Hindi lang ikaw nakatingin, but because ikaw ay sumusunod. Sabi nga, why you follow me? Why you say that you, Lord, but you not follow me. Yun pala yun. So continue to connect, continue to follow, continue to fix your eyes to Jesus, because He is the author, He is the finisher. So in line of this, i-apply natin to sa buhay natin, to fix our eyes and then to abide in order for us na mag-grow yung ating character sa Panginoon, in order for us to grow more
yung ating wisdom, yung ating mga ginagawa, service natin sa Panginoon. Let's continue to abide. Let's continue to connect sa Kanya. So, let's pray. Father, thank you God for your word. Maraming salamat for your amazing word for us. And I pray God na mas lalo kami maging faithful, maging fruitful, at maging connected, Lord God, sa iyo. I pray God na continue to develop the skills na mas lalo naming ma-fall in love sa word mo, sa Bible, Lord God. Ano mang version yan, Lord God, I pray na help us na maintindihan natin, namin yung word mo. And I pray God na yung mga nanonood ngayon dito, Lord, na mga estudyante, I pray God na mas lalo sila mag-grow ka sa iyo. Mas lalo sila, Lord God, mag-trust sa iyo, Panginoon. I pray that, Lord, sa mga family na nakikinig ngayon dito, I pray God na mas lalo sila mag-grow sa relationship nila kay God sa iyo. Father, I pray na let's continue, Lord God, na magkaroon sila ng habit to seek you, to honor you, to give you praise, to worship you, Lord God. Kung ano man po yung trabaho nila, yung work nila, Lord God, even Lord, sa school or sa family, they will worship you. They will praise you, God. In Jesus' mighty name, amen. Let's continue to abide in Him. Let's continue to abide kay Jesus. Let's continue to be connected sa Kanya. Connect natin yung life natin sa Kanya. Start talk to Him. Start talk to Jesus. May the grace of the Lord Jesus Christ, may the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you always. In Jesus' mighty name, amen. Just mabalas. God bless you.